Yo! Merry Christmas sa ating lahat mga paps! At umuulan nga yung Pasko dito sa Melbourne. Pero tuloy pa rin ang Pasko natin syempre. Anong handa nyo mga paps? Kami ay magluluto lang ng simple. Kami lang naman ni Kams ngayong Pasko ang magse-celebrate at wala naman kaming bisita. Kaya magluluto na lang kami ng bihon at saka prawn thermidor. Kaya tara mga paps, simulan na nating lutuin tong bihon. So ang isasahog ko nga pala dito, El Yempo. So hihiwain lang natin yung karne ng baboy ng pa-cubes. At sasamahan natin mamaya ng atay ng manok. At ito nga yung mga gulay na isasahog natin. So bumili nga ako ng snow peas. Kung wala naman kayong snow peas, eh pwede naman gumamit na lang kayo ng beans. Pwede din. Gustong gusto ko kasing sinasahog tong gulay na to. Kasi crunchy. Sinasahog nga din to pala sa chop suey. So hiwain lang natin yan ng paislan. Para naman may konting arte kahit papano. So dalawang putahe ngayong lulutuin ko ngayon. Yung pansit bihon, tapos prawn thermidor. Tapos si Kams naman, magluluto ng arroz valenciana. So hiwain lang natin yung capsicum o bell pepper ng pahaba. Capsicum nga pala yung tawag nila sa ganyan, hindi bell pepper. At habang naghihiwa nga ako ng mga sangkap na gagamitin ko sa bihon, nagluluto na rin si Kams ng arroz valenciana niya. Every Pasko daw kasi sa kanila, doon sa kabanatuan, laging may arroz valenciana. Hindi ko na nga nakuha yung buong video ng pagluluto niya kasi napakatrabaho mga paps. Sa mga interesado daw sa full recipe ng arroz valenciana niya, PM nyo na lang daw siya sabi. Napaka-traditional nga ng paggawa niya ng arroz valenciana. Gumamit pa siya ng dahon ng saging. So ayan, mag-isa na nga tayo ng mga sangkap. Igisa muna natin yung bawang at sibuyas. At pagkatapos niyan, isunod na natin yung karne ng baboy at atay ng manok. So habang nag-gigisa, naglagay na rin ako ng mga pampalasa. So naglagay na ako ng ating magic sarap, paminta at ng ating Knorr seasoning. So tinusta ko lang na mabuti yung sahog na karne para lalong lumasa. Pagkatapos mag-isa yung karne, sunod na natin yung gulay. So igisa lang muna natin yung snow pea at ng capsicum. Ang gusto ko sa sahog na gulay, half cook lang. Pinuli natin nilagay yung carrots kasi shredded naman na siya. Nabili ko nga pala to sa Coles, nakatipid tayo sa paghihiwa. At naglagay na nga rin pala ako ng oyster sauce dyan para mas malasa. Tsaka natin itatabi yung gulay. At ang isusunod ko ang lulutuin, yung noodles. So tanghon nga pala yung gagamitin ko. So nagpakulo lang ako ng konting tubig at naglagay na ako ng dark soy sauce. Sinamahan na rin natin ng magic sarap at ng Knorr seasoning para mas malasa. First time kong gumamit ng sutanghon sa pansit. Kay mama ko to nakita matagal na. Halos pareho lang naman sila ng bihon. Pero ang sutanghon kasi, mas firm yung noodles, hindi madaling maputol. Ayun na nga, speaking of firm, pinahirapan nga akong putulin kasi sobrang haba ng noodles. Baka mabailao ka ng kakain nito kung sakali. So nilagay ko nga lahat yung half kilo na noodles. Maganda yung dark soy sauce kasi konti lang lalagay mo, kukulay na agad yung noodles. At nung medyo paluto na yung noodles, nilagay na rin natin yung sahog. At huli na nating nilagay yung repolyo kasi madali lang namang maluto yan para medyo crunchy. At ayan mga paps, luto ng ating unang putahe.